broadcaster ng Pilipinas, alas 7:40 ng umaga, 7:40 in the morning. Susunod po kagad ang DIY Patrol, DIY Patrol, Morning, Morning, Morning Edition, Morning Edition. DIY Patrol, Morning Edition. Isang mabagbala at magandang umaga po mga kadiwa. Ang ating pong pagbati po sa inyong lahat. Pagbungad po natin sa inyo. Good morning, 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 morning everyone. I hope that everybody is very, very, very okay. Alright, alright. At siyempre po tulad ng dati, ito po yung lingkod, Conrad de los Reyes. Muli pong nagaan niya sa inyo lahat na muli po ninyo akong samahan sa isa namang edisyon ng ating programa, DIY Patrol Morning Edition. Ngayon pong araw na ito ng Webes, August 4, 2022. Morning, morning, morning to be all beautiful people out there watching from CMD Cable. Ayan, sa ating kapitbahay channel, sa mga taga CMD, magandang magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At siyempre yung ating pong mga sukiyaki na nasa iba't ibang panig po ng ating mundo na nakikinig at nanonood po sa ating mga FB, sa ating pong Facebook Live ng Conrad de los Reyes, and of course ang ating NBS DWDYAM at DWND 88.5 FM na nakikinig at nanonood po sa ating programa. Sana palig kayo ng mundo ngayong mga noon. Morning, morning pa rin po. Magandang umaga ang ating pagbati sa inyong lahat. Samahan niyo ako, ha? At bilang na panimula po sa ating programa, DIY Patrol Morning Edition, ngayon pong auto ng Webes. Aba, mga bossing. Aba, ito nga pong ilan ho nating mga napagalamang mga impormasyon. Ika nga hindi ho marites to, ha? Wala hong marites-marites dito, kundi it is always the truth, ha? It is always a truth. Ang ating buong mga ibabagi sa inyong mga impormasyon. Sa mga member consumer ng Iselco 2, ayan, ha? Morning, 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 sapagkat kayong mga taga Iselco 2, mga member consumer ng Iselco 2, na nagdanais pong ikangay maging district director ng Isabela Electric Cooperative sa inyong distrito, abay mga bossing, pwede na po kayong ikangay komandidato, sapagkat base po sa ating nakuhang mga impormasyon sa isang mapagkakatiwalaang sources, aba, tuloy na po ang pagkakaroon ng halalan o eleksyon as far as Iselco 2 is concerned. Hindi po halalan, ha, para saksang bunyan at barangay eleksyon na inaabangan, inaantabayanan ngayong taon na ito ng 2022, particular nga po kang December 5, 2022, magkakaroon po ba ng SK at barangay eleksyon? Abay, ang sagot po ng Commission on Election o COMELEC, abay, tuloy! Ha? Tuloy, may eleksyon para po sa SK at barangay eleksyon as far as the Commission on Election is concerned o COMELEC is concerned, sapagkat according to them, yan po naman ay naka-scheduled under ikangay agency o sa kanilang pamunuan, tuloy ang pagkakaroon po ng barangay at SK election. Magbabalik po tayo, makalipas lamang po ang ilan sa ating mga mahalagang harap buhay. DIY Patrol, DIY Patrol, Morning, Morning, Morning Edition, Morning Edition. DIY Patrol, Morning Edition. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need to face for mga kapitbahay, unlimited internet na may libreng cable TV ba ang hanap mo? Nasa CMD Fiber na yan. CMD Fiber. Experience the unlimited internet up to 100 Mbps. Fast connection. Reliable and stable internet. At sa cable TV naman, kompleto tayo dito. Dahil up to 120 channels ang pagpipilian. Meron tayong news, movies, sports, variety shows, and cartoons na swak sa buong pamilya. At free installation pa. Free installation talaga. For as low as 999 pesos per month lang. Tama, 999 pesos lang. May unlimited internet ka na, may cable TV ka pa. Save big for a family. Kaya ano pang hinintay mo? Kapitbahay, magpa-install na. CMD Cable is located at number 1 Galopang Street, Kawayan City, Isabela, main office with branches at Central Kabatuan and City Road, Balao East, City of Santiago. Contact number 0917-869-4611 or message us through our FB page, CMD Cable Vision Incorporated and CMD Fiber. Kaya mga kapitbahay, meron mo dito, malukis na baloksin is a ghost man. Buti na lang, walang nag-goggle sa amin.
Danan. Oy, katulad mo ng aking nabanggit ko kanina, ha? Abay, as far as election is concerned, na pinag-uusapan, na yung gusahan yung mga iba po dyan, eh, talagang atat na atat, ha? Gustong-gustong magkaroon na ng election. Election para po sa kanilang, ha? Para sa usapin po ng kabataan, sangguniang kabataan, at mga barang at barangay, no? At ito nga pong SK at barangay election, na alam naman po natin na ngayong taon po ito 2022 ay halalan para po sa nabanggit na mga posisyon. Oh, nabanggit na SKM Barangay Election that will be on December 5, 2022. Ulitin ko, ha, as far as the Commission on Election o COMELEC is concerned, na siya pong namamahala sa halalan na ginagawa po sa ating bansang Republika ng Pilipinas, ayon po sa Commission on Election, as far as their office is concerned, tuloy po ang election come December 5, sapagkat yun naman po ay nasa kanilang schedule na, o ito naman po ay talagang naitalaga na ang pagkakaroon ng halalan sa kanilang ikangay kalendaryo na magkakaroon ng election ngayong taon na to ng 2022, pagkatapos po ng national and local election na ginanap po ng Mayo 9, ngayon na mayroon pang isang election para sa taong to. Ito nga po yung SKM barangay election na magaganap dito nga pong December 5, 2022. Kaya po, as far as the local SKM barangay election, again, inuulit ko, sangkaulit ko, tuloy as far as COMELEC is concerned. Pero dumitag ibagbaga ko, kadiwang Conrad, Sir Conrad, Boss Conrad, Manong Conrad, Ading Conrad, na hanggang matuloy. Wena po, awang paya po, wala pa pong mga formal as far as ikangay mga... mga formal na pagpapayag mula po sa ating mga kinaukulan, partikular na nga po na manggagaling mismo sa ating Pangulo ang mga usapin na yan kapag ang dalawang mababang itong ating mga itong dalawang kongreso natin mula po sa mababang kapulungan at mataas na kapulungan ay nagpasa po na pag-usapan sa mababang kapulungan at ipinasa po ang ilang mga resolutions o inihain ng ilang mga mambabatas po natin na ipagpapaliban muna ang halalan para po sa SKM Barangay Election ngayon pong December 5, 2022. Marami pong mga panukalang inihain na kung kailan po ang gusto nilang matuloy ang naturang halalan para sa SKM Barangay Election, subalit ang mga yan po ay pag-uusapan pa lamang po sa mababang kapulungan, ganun din po sa mataas na kapulungan. Abangan po natin ang mga susunod na kabanata hinggil po sa nabanggit na usapin na yan, ha? At gayon naman po, ang susunod po natin na pag-uusapan, mamaya babalikan natin yan na usapin ng Isabela Electric Cooperative 2 sapagkat mismo ang ating gobernador ng Isabela sa ating pong ikangay pagigipaghuntahan sa kanya kahapon at pagigibig doon sa kanyang mga opinion as far as itong problematic nagiging problematic na kooperatiba ng kuryente, abay nakuha, ayan. Kaya sabi ko doon sa mga member consumer ng Iselco 2, kung gusto nyo ikangay maging district director, ihandahanda na po din nyo ang inyong mga sarili. And speaking of paghahanda sa inyong mga sarili, abay ang grupo ng Cagayan Valley Medical Center o mga ating mga health workers from CVMC sa pagkumuna ni Dr. Glenn Matthew Guillermo Baggao ay ayan, ha, sila po ay nagbayanihan tumulong sa ating mga kababayan dyan po sa Abra at kahapon na po andun na sila at ngayon makikibalita tayo, makikukumusta tayo kay Dr. Glenn Matthew Guillermo Baggao. Magandang umaga muli po, Dr. Glenn. Dr. Glenn, good morning. Edong! Ay, nawala naman yung kanyang ano. Nawala din niya yung Dr. Glenn. Pakiayos mo nga. Ay naapodalag. Babalikan natin si Dr. Glenn Matthew Guillermo Baggao, ha. Alamin natin kung kumusta naman na sila doon, ha. Kumusta naman po yung kanilang ikangay first day ng kanilang Talaga muli, baka nag-nagulo tayo, ha. At
nilang ikangay kalagayan doon. Kumusta yung mga 45 personnel from the CVMC na naghahanid po ng tulong medikal doon po sa mga kababayan natin sa Abra. Ayan, ha? Mahina po, ha? Kita nyo mga yan, ito talagang yung ikangay volunteerism at bayanihan, ha? At yung pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa, ayan, hindi yung nawawala sa mga Tagalambak ng Cagayan. Especially po, mula po rin dito sa ating mga, ha? Mga mamamayang Isabelenyo, ha? Sapagkat yung nga po, si Doc Glenn, taga-Isabela yan, kita mo yung kanyang dugo, nananalaytay sa kanyang mga ugats, sa kanyang mga veins, at doon yung pagmamalasakit sa kanyang mga kapwa. Ayan, ha? Katulad ni Mr. Ian Balog, ang mahal lang yan, yung kanyang kapwa ko, mahal ko. Danag ka ngayon. Ay, naapo. 10 minuto bago po umaga, alas 8 ng umaga. Katulad mo lang ating nabanggit po kanina, no? Medyo dito, magkakaroon na po ng halalan ngayong buwan ng September. Ano? Hindi po para sa escape barangay election. Halalan po para sa gusto pong mga maging district director ng Isabela Electric Cooperative po. Sapagkat sapagkat dito ay pag-uusapan na ng mga board of directors sa pangunan ng kailang board president na si Mr. Wally Fredo Binag ang mga habangin at mga alituntunin sa pagkakaroon ng ang pagkakaroon po ng district election sa bawat 9 district ata ang Iselco 2, no? Ayan, buti pa ang Iselco 2, magkakaroon na sila ng election, ha? Ang Iselco 1, mga mukhang kakapit sila, no? Mga kapit ang mga puwet nila sa mga upuan nila. Ayaw nilang mukhang, ayaw nilang bitawan at ayaw nilang magkaroon ng eleksyon. Ayon sa aking ikangay, mapapagkatiwala ang Marites. Mula dyan sa nabanggit na kooperatiba ng kuryente, abay kahit ano umano ang gawin ng mga ilang grupo na tibagin ng kanilang ikangay pagiging district director, sabi nila wala umano, hindi umano mangyayari na sila ay matibag o matanggal sa mga kinauupuan nilang mga upuan bilang mga district director ng Isabela Electric Cooperative 1. Pero on other side of the coin, ang sabi ko naman, doon sa aking mapagkakatiwala ang Marites, as far as the OIC General Manager ng Isabela Electric Cooperative 1, Attorney Catherine, Attorney Cat, ayan, ha? Rosette, noong makapanayam natin siya, June, on the month of June, before yung kanilang ikangay scheduled AGMA ng June 30, if my memory serves me right, because ako naman ay umiinom ng mga kapeng ikangay nagpapagaling at nagpapagaling aking mga memorya, sinasabi ko, mukhang tama ako. may tama ako na kung saan, nabanggit po ni Atty. Kat that after sa AGMA nila, ang mga pag-uusapan lang muna, yung pong mga programs at plano po, at mga gagawin at balakin ng Iselco 1 para sa ikagaganda pa rin ng pagbibigay umano ng magandang serbisyo sa mga member consumer ng Iselco 1 at yung pong mga ilang porsyento na lang na wala pang kuryente ay maaabot na nila. At ganoon din po, ang isa pa sa mga ikangay na banggit ay ang pagkakaroon nga po ng paghahain muli ng ikangay extension ng ng franchise ng Iselco 1. And the other one, if my memory serves me right, na hindi naman ako nagkamali, may tama naman ako, nabanggit niya, kasi natanong natin kung doon ba sa agenda, kasama ba sa agenda ng kanilang supposed to be AGMA, kung hindi sana na TRO, dito, pag-uusapan ba ang pagkakaroon ng election as far as the Isabela Electric Cooperative 1 is concerned. And according to her, hindi po kasama yun doon sa AGMA na pag-uusapan. But,
But, meron po mga nagkaragdagan tayong ano, na hindi ba magkakaroon ng eleksyon naman para sa Isilkuan, para naman po yung mga ikangay matagal nang lakaw po na 2 months extension, extending their term sa pagiging board of directors ay magkaroon na mapalitan naman o magkaroon naman ng halalan. The reason why, kung bakit naman hindi po sila nagkaroon ng halalan noon, because of nga sa pagputok ng ikangay COVID-19 pandemic, which is very good naman, may reason naman, ano, because of the pandemic na supposedly may mga scheduled election na noon, eh pansamantalang hold over muna sila sa kanilang mga positions. But yung ata yung pagiging hold over naman nila, abay nasarapan. Masarap po sa mga upuan na civil chair na ganyan kasi, yung bang umiikot-ikot ka lang ganyan, na malambot pa yung kinaupuan mo ng upuan, di ba? Parang ganun, di ba? So, ibig ko sabihin nun, medyo okay kayo ng mga pag-upo, kaya parang di umano, allegedly, ayaw na muna nilang bitawan yung kanilang ikakabitawan yung kanilang ikangay pagkakaupo doon po sa kanilang mga upuan bilang mga district directors ng Isilkuan. And according nga po kay Attorney Kat, mukhang December yung kanyang nabanggit, December this year ay magkakaroon sila ng election as far as district director. Pero hindi po sabay-sabay schedule yan. So merong mangyayaring election by, ibig sabihin, by 2023 kung anong buwan, o meron din siguro susunod by 2024 o 2023 lahat para mabuo yung ikangay mga magiging kinatawan ng iba't ibang distrito ng Isilkuan, sa mga member consumer ng Isilkuan. So yun po, no, parang according to them sabi ko nga do sa mga pagbibigay impormasyon ni Tony Cat before nung ating siya makapanayam in the middle of the month ng June ay election ng para district director ay mangyari yung December. Pag-uusapan yan ng mga ikangay, mga kasulukuyang mga nakaupong mga district directors. So far, so good. Maganda kung ganun, di po ba? Pero sabi nga po ng ating mga kababayan, mga member consumer, mukhang matagal. Bakit matatanggalin pa? Kung pwede naman nang gawin na ngayong taon din na ito, huwag na yung buwan ng December, di ba? Na magkaroon ng eleksyon, pwede naman pa rin silang tumakbo. Itong mga nakaupong mga kasulukuyang mga district director o incumbent district director ng Isilkuan, na kung sila pa rin ang gusto ng kailang mga kababae, kadistrito na maupo bilang mga director, no problem! Ha? Wala naman doon umanong magiging problema. Basta the most important of it, gawin na rin po ang pagkakaroon, i-schedule na ang pagkakaroon ng ika-election para sa pagiging district director sa kanilang distrito as far as Isilkuan is concerned. Pero sabi nga po ng ating ikangay mapagkakatiwala ang Marites, mukhang di umano. Sabi ni Marites at ni Mario Raymond, ang sabi ni Mario at Marites sa kanilang ginawang pagbubulong sa akin at pagsasabi, kahit ano daw ang mangyari, they will not vacate their chair. Parang ang sinasabi, walang eleksyon na magaganap para sa taong ito. Walang eleksyon na magaganap para sa taong ito. Ang sabi ko naman, wala namang magaganap na eleksyon dito kung sasabihin ng ating Pangulo, postpone ng barangay at SK election. Yung po, pari po mag-postpone. Pero itong pagiging district director, election ng pagiging district director sa Isilkuan, mukhang sila-sila among themselves, allegedly. Gano'n kaya katotoo ito? Pasubukan nga natin na makapanayan po niyo, magkaroon ng pagiging magugnayan. I-schedule ko, I will schedule myself to have again another round of interviews sa mga kinaukulan ng Isabela Electric Cooperative 2. Maybe doon sa kailang board president na incumbent congressman pa rin, parties pa rin siya ng kongreso sa mababang kapulungan because he is the president of Philippine the Rural Electric Cooperative PIRECA Association, board president ng Isilkuan.
and at the same time president ng PhilReca, and at the same time as president of PhilReca, the number one nominee of PhilReca sa party list, ayan, kaya po siya congressman din, matatawag din honorable congressman Jesus, si congressman de Jesus, ayan, ha, di ba ang issue dyan eh, kung baalala ko ninyo, issue dyan eh, congressman na siya, so dapat ibakit niya na yung kanyang pagiging president of the board. Di ba mga issues noon yan? Alala ko tuloy, bigla naglabasan ng mga issues. Because, dapat, resign na siya as, ano, as board president dahil congressman na siya, kinatawan na siya doon sa mataas ng kapulungan. Di ba? Debatable yan. Dami, no? Maraming mga, ano, maraming mga issues na yan na question hanggang ngayon, eh, hindi, wala pa rin nangyayari kung ano ba talaga, ha? Ang ikangay, mga sumunod na pangyayari, but still ikangay ang yan, nagfa-function pa rin siya as a board president pa rin po ng Isabela Electric Cooperative 1, and at the same time congressman pa rin po siya part pa rin siya ng ikangay kongreso ngayon dahil siya po ay nanalo po yung kailang party list na PhilReca, kaya siya po ang number one nominee, so he still a part of the Congress ngayon. Congressman pa rin po siya ngayon for the second term na kinatawan ng PhilReca sa mababang kapuluhan. So, di ba? Kino-question yung kanya, nagkaroon ng issue dyan na kung saan ay kino-question at bakit dapat bitawan na niya ang pagiging board president because he is already congressman, and at the same time, sabi po ng iba, bukal hindi na rin yung nagagawa ang kanyang ikangay function bilang board president ng Isabela Electric Cooperative 1 because kapag nagkakaroon ng mga session at mga mayroong mga katanungan about the Isabela cooperatives nowhere to be found, they cannot ikangay attend yung mga pinapatawag na hearing, especially on the part of the provincial government of Isabela, ang sangguniang palalawigan ng Isabela na nagkaroon po ng committee hearing sa mga usapin po ng electric cooperative in the province of Isabela, both Isabela 1 and Isabela 2 ay nagkaroon nga po ng mga committee hearings dyan po sa sanggunyang panlalawigan ng Isabela na mukhang ikinatutuwa, ha? Love na love ng mga board members ang mga opisyal ng Iserco 1 sapagkat yung kanilang general manager before, the past general manager and the board president ng Iserco 2 ay hindi ho pa nakaapak. Ilang mga hearings hindi po sila umaapak at hindi po nagpapakita ng personal sa sangguniang panlalawigan. Parang inisnab nila, ha? Babalikan natin ang usapin natin yan. Balikan natin ang ating naputol na linya sa ating ikangay, sa ating pong ikangay bossing na si Dr. Glenn Matthew Guillermo Banggao. Live po mula po dyan sa Abra, mula po sa Banggid Abra. Magandang umaga po, Dr. Glenn. Yes, magandang umaga rin na Kadiwang Conrad at magandang umaga sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa iyong programa mula dito sa lalawigan ng Abra, particular dito sa Abra Provincial Hospital ay naririto kami ngayon para sa isang napakahalagang rescue operation. Kumusta po muna ang biyahe at tulog niyo, Dr. Glenn, dyan sa pagdating niyo sa Abra? Yes, kami ay nagbiyahe doon gabi ng Miyerkules. Martes. Oh, at inusog namin ang napakalakas na ulan nung kami ay nagtungo dito sa lalawigan ng Abra, Kadiwang Conrad, no? Dahil kami ay dumaan sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, hanggang dito sa lalawigan ng Abra. Po. So sabi at kahapon nga po na nakapanayin ko kayo you are ikangay 15 na kilometers away from Abra. So how's your first day, Doc Glenn, sa inyong ikangay very noble mission po dyan sa ating mga kababayan sa Abra? Yes, Kadiwang Conrad, alam mo, inabutan natin dito ang mga kawari o kaya yung mga response team ng Ilocos Training Hospital mula sa La Union, at kasalukuyan na po ang aming endorsement kayo. At kasalukuyan na gumusap yung mga nurses, yung mga doctors para alamin kung ano yung magiging activity, no? For the rest of the week, no? Dahil mananatili po kami dito ng isang linggo at naalam po namin kung paano yung operations na gagawin po natin.
So initially doc ano sa unang-una bago yung ano kumustahin ko muna kayong lahat diyan, kumusta yung mga staff na yung 45 na kasama kayo diyan na 45 na kinatawan ng CBMC. So kumusta po muna kayong lahat diyan? Kumusta muna sila? Well, alam mo kanina ko daw no, wala nung kami dumating ay naka-alim kaming karanasan ng aftershock no, pero mahina lang, kaya lang, tuloy-tuloy yung pagkakaroon ng aftershock. So, awa ng Diyos ay maayos naman po kami lahat dito. At sa ngayon ay walang ulan, no? Pero kakahapon ay halos maghapon na umuulan. No? Pero ngayon medyo magandang panahon ngayon dito sa Banggit, Abra. Opo, at ulang ka kaya nga po, kumusta po po kayong ang grupo ninyo, Doc Glenn, sapagkat alam ko yung ating mga kababayan dito sa Lambak na ngayon, and I see them marinig, aside dito sa alam ko na kahit papano, nagtatawagan sila through their cellphones, at sa ating mga babayan, gusto rin nilang mapakinggan, kumusta na kaya yung grupo naman ni Doc Glenn doon, kumusta ang kailang kalagayan. So nice to hear that all of you is okay naman, Doc. So, sa first day na nakita nyo, Doc, after this, parang nagkaroon muna kayo ng mga initial briefings, ano, at mga parang pag magbibigay sa inyo ng information kung ano yung mga dapat mga ikang paghahandang gagawin nyo. So, sa mga nakikita ko ninyo, sa mga pasyente o yung mga kababayan nating Abra, ano yung parang initial na nakita ninyo na parang dito matutuan ng pansin ng inyong grupo? Yes, alam mo, actually, kaniwang kundad, no, yung kanilang provincial hospital dito ay sarado, no? Sapagkat may mga tinamaan ng lindol. Kaya ngayon, kung makikita mo ang sitwasyon dito, ang mga pasyente ay nasa mga malalaking tents, no? Wala sila sa loob ng pag-salibis po ng hospital. So, nasa tents lang sila at halos meron 50 tents dito na kung saan dyan po nakalagay yung kanilang mga pasyente, no? At ito, kasalukay lang iniikutan sila ng ating mga doctors, ating mga nurses at sinecheck na nila yung mga pasyente, no? Na nandito sa mga tents. So, yan ang ating gagawin, maliban lamang pa sa mga magtutungo dito sa provincial hospital para magpa-check up yung mga outpatient. Kaya hanggang na po ang ating team kaliwang manred, no? At sa katunayan yan, talagang atat-atat na sila para magtabaho, no? Sana ay magiging maayos at magiging matagumpay ang mission ito sapagkat mahalaga ang ating gagampanang papel dito, no? At bilang isa sa mga rescue team mula po sa mga iba't ibang DOH Hospital dito sa Region 1, Region 2, Cordillera, sa Diwang Kodret. Opo, Doc. So, sa ano ninyo, parang ang nakikita ko, you are ikang ay working at under the sun sapagkat sa mo hindi pa, ano, no, yung provincial hospital nila, talagang hindi pa pwedeng gamitin dahil baka magkaroon nga ng problema. Dahil sabi nyo nga, kayo na brotin dyan, nakakaranas ng aftershock pa rin ng Abra. Napaka-delikado kaliwa kodrad, kaya talagang sarado itong building nila, no? Pero ganyan pa man ay meron po kaming dala-dala ng mga tents, no? Meron po kaming tents dala at yun ang ipapatayo din natin dito para kung sakali yung mga pasyente pang dadalhin dito ay meron po tayong paglalagyan. At bukod dyan, dala din natin ang dalawang ambulansya para kung may mga pasyente na ita-transport ay nakahanda rin ang ating mga team, no? Sa mga health emergency management staff natin na sila po ang mga siwa dyan sa pag-transport ng mga pasyente natin. Sa ngayon, Doc, sa mga dyan sa kinaroroonan ninyo, especially on your part, ano po yung mga marami pong mga pasyente na dyan? Is it adult or yung mga matatanda po o mga ano? Karamihan pa rin adult, kundi wak mo din. At dating nga sa ilang kepe kanina, sabi ko, tinanong ko kung may mga COVID dito. Sa provincial hospital ay wala naman daw pong COVID dito. Bagkus ay meron silang sariling district hospital na pinaglalagyan po ng kanilang mga COVID. So, safe po tayo, no? And then, karamihan sa kanila, kaniwang kundad, ay yung mga may mga respiratory infections, no? And then, yung mga nakikita natin ngayon, ay may mga skin diseases na, no? So, yun ang pinakamarami na, ano, na kaso dito, kaniwang kundad. And then, ito mga orthopedic surgeon natin ay tinitingnan din nga itong mga pasyente na may fracture. So kung kinakailangan operahan, may dala-dala na rin kami mga implants, no? Yung bakal, kung kinakailangan. Dala na rin namin po yan, no? Lahat po, pati swero, dala namin, pati mga gamot, dala namin. Lahat ng mga surgical at medical supplies na kakailangan rin ay dala-dala po namin.
So katinaan niyan, dalawang sasakyan ay purong puno po ng mga gamit, ano, mga gamit, no? Then may isang sasakyan kami na punuhin ng yung pagkain, no? Dahil nagluluto na rin kami, pati ako nakikipagluto na rin, hindi wang kontra, so, para tumulong kayo, no? So, tulong-tulong kami, talagang makikita mo yung aming bayanihan dito sa aming team ay lahat na yun nagtatrabaho kay Diwang Kondron. So, kumbaga, Doc, ang team ng CBMC, kaya sa kanyang kinaroroon na ngayon, yung kaya ano dyan, na talagang you can still, ano, pwede, ang CBMC ay kaya pa, pwede pa rin magsagawa ng ikangay kahit na sa labas na ho ng kayo ng hospital, ikangay sa tent, makakapagsagawa pa rin ho kayo ng ikangay mga surgery or ilang mga minor or major operations mo with your ikangay, mga dala-dala ng mga espesyalista, mga doctor, staff and all kinds of ikangay pangangailangan sa surgical na gagawin ho ninyo. Yes, tama ka dyan, Conrad. Alam mo, actually, yung kanilang operating room hindi lang nagagamit, kaya isa sa mga malalaking tents dito ay yun ang gagamitin ng operating room, no? Pero siyempre, sinisigurado natin na malinis at steril, no? Yung kanilang operating tent. Tawag na rin, operating tent. Para kanilang kodrat. Po. Doc, so sa tingin niyo ang grupo ninyo at ilang mga ikangay mga katulad ninyong malalaki ang puso when it comes sa volunteerism ay talagang todo bigay kayo. So sa tingin niyo, Doc, sa sitwasyon ngayon dyan ay talagang magtatagal pa rin po ang grupo ninyo dyan ng CBMC together with the other ikangay mga grupo ang nagbabayanihan po. Yan, kabiwang kodran, alam mo, itong mga kasamaan ko, karagyan din sa kanila, ay may mga pamilya. At ang sinabi ko, ang pinangako ko kahapon dun sa kanilang provincial health officer dito, kung mga kailangan na mag-extend kami, ay magpapadala ako ng ibang grupo, no, na maglalari din ng CDMC. Para naman itong mga kasamaan ko ngayon, ay makakasama din nila, kanilang mga pamilya, no, kahit... bagamat alam ko na napakahirap itong ginawa nila na magsakripisyo para iwanan ang kanilang pamilya, ay naniniwala ko na ito isang bahagi ng kanilang malasakit, no, sa ating mga kapatid dito sa lalawigan ng Abra. Okay, okay, at least kumbaga may shifting, Doc, o kumbaga talagang the first group, may second group, kung talagang na-prepare nyo rin to, talagang ito yung mga ikanaginawa na ninyong program. At nakakatuwa, no, sapagkat alam nyo, kayo sa CBMC and other groups na nandyan na tumutulong sa ating mga babayan ay talagang isang noble na ano to, na action na ginawa ninyo na makatulong sa ating mga kapwa. So, Doc, bago kita bitawan, araw-araw ko kayong kukumustahin dyan itong ating kayo dyan sa CBMC na nanadyan sa Abra para malaman ng ating mga babae yung mga development na inyo pong ginagawa. So again, Dr. Glenn Guillermo Baggao, na nangangarap po ang ating mga kababayan sa Lambak ng Cagayan that one day hindi ho yung ikanay chief ng Cagayan Valley Medical Center si Dr. Glenn Baggao, hopefully, sapagkat initially the good governor of the province of Isabela sa akin po pagkikipaguntaan eh, ngumingiti at na sumasang-ayo na habang kami nagkukwentuhan na Doc Glenn Baggao. Doc, baka meron ka pang ikangay gusto ng sabihin sa ating mga kababayan, especially sa mga pamilya na mga kasama mo na nandyan po sa CBMC. Go ahead, Doc Glenn. Yes, hindi mo ko dyan. Muli yung nagpapasalamat, no, ang Cagayan Valley Medical Center sa ngalan ng mahigit 2,000 kawani ng CBMC ay muli nagpapasalamat sa inyong himpilan sa pagbibigay ng pagkakataon, no, para makapagbigay tayo ng mga bahalang informasyon. Hindi naman po kaunay sa servisyo ng CBMC, kundi po pati yung sitwasyon natin dito sa lalawigan ng Abra, no, kung saan ay kasama tayo sa mga tumutulong para makapag-responde tayo dun sa mga tungkol sa kanilang mga kalusugan. So maraming salamat, kanilang Conrad. But again, mag-ingat tayo, no? Meron pa rin yung bansa ng COVID, nandiyan pa rin yung dengue fever, kaya lahat po tayo ay mag-iingat, no? Yung ating payo sa mga magulang na sundin po natin yung mga health protocol na ipinapatupad po ng gagawaran ng kalusugan para tayo ay maiwasan natin ang magka-COVID. At buha, siyempre, higit sa lahat, kanilang Conrad, yung pagpapabakuna, no? Hanggat mari, lahat ng mga hindi pa bakunado ay magtungo po sa mga pinakamalapit na vaccination centers o facilities para magpabakuna na po, para masigurado natin na tayo po ay ligtas sa COVID-19. At syempre, again, paalala natin sa mga magulang,
dito sa dengue fever, eh sundin po natin yung lagi natin tinuturo na 4S, no? Yung search and destroy, yung mga water reservoir, yung mga lalagyan ng mga stagnant na tubig, tapos self protection, magsuot tayo ng ano no, ng mamahaba para hindi tayo makagat ng lamok o pwede gumamit ng insect repellent. And then pag kami mga symptoms, no, yung symptoms ay agad-agad magtungo sa mga pinakamalapit na health facility, yung mga may lagnat na mahigit na 3 araw na, na kailangan masuri na po ito ng mga doktor. So then pang-apat na S, yung say yes to fogging, no? Lalong-lalo po yung mga maraming kaso ay kinakailang mag-fogging. At meron tayong tinatawag na panglimang S, yung stay hydrated. Kaya di ba, uminom tayo ng maraming fluids, no? Yung tubig, para sa ngayon ay makakatulong ito para mabawa yung temperatura ng isang pasyenteng nakaka-dengue fever. So again, maraming salamat, Kadiwa Kudrad. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kalalawigan dyan, lalo na po kay Governor Rodrigo Albano at sa lahat ng opisyalis po ng dalawigan natin dyan, si Isabela. Mag-iingat po tayo, God bless po, at again, magandang umaga. Maraming salamat, Dr. Glenn Matthew Guillermo Baggao, ang chief ng Cagayan Valley Medical Center, na kung saan pinangunahan pa rin niya ang grupo ng CVMC na magdating po ng tulong sa ating mga kababayan dyan po sa Abra. Okay, nagdating po sa ating oras, 15 minuto, makalibas ang oras ng alas 8 ng DIY Patrol, DIY Patrol, morning! Sa mga taga ano natin ano mga grupo ni Doc Glenn ano at ayun na nga po sa kanyang pagkukwento sa labas po sila ng Abra Provincial Hospital naka-post ano doon po sila ikangay naglagay ng kanilang mga tent mga gamit para doon po gawin yung pong mga paggamot at pag-check up sa mga kababayan nating mga taga Abra yung mga taga Abra ha na may mga karamdaman, may mga sakit, mga biktima ng nagdaang lindol. Ayan, sapagkat yung delikado pa rin yung kailang provincial hospital sapagkat may mga bitak-bitak at ayun, nakakaranas pa rin sila ng mga aftershocks, ano? So, kumbaga walang magiging problema as part of CVMC is concerned. Maybe yung other group din po, kompleto din sila. So, ibig sabihin nito, from major to minor operations, the group of ikangay Dr. Glenn Matthew Guillermo Baggao ay kaya pong gawin ng mga bagay na yan, maging mga gamot na pangangailangan from surgical o whatever na ikangay mga medicines they needed sa kailang ikang ginagawa na pangtulong sa ating mga babayan, especially nga po yung kapag may pilay na pilayan o nagkaroon ng bali, aba eh pupwede na rin nilang lagyan ng bakal, kumbaga magiging bionic man, no? O siyempre, o kung yung kamay mo bionic arm, bionic foot, no? O di kaya Iron Man, no? Di ba mga Iron, di ba bakal Iron, magiging Iron Man, o di ba? Kompleto sila ng mga dala dyan, ha? Na mga ano dyan, ano? Na mga pangangailangan ng ating mga, nakikita nilang mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan po sa May Abra. So, ingat na lamang po sila dyan, ha? Okay, good morning, morning, morning! 18 minuto makalibas po ang oras ng alas 8 ng umaga. Magbabalik po ang DIY Patrol Morning Edition. Promise, after sa amin po ang reminders.
7 minuto makalipas po ang oras ng alas 8 ng umaga, katulad po ng aking nabanggito kanina. Ayan, duno sa mga taga, yung pong mga member consumer ng Iselco 2, Isabela Electric Cooperative 2. Ayan, ha? Maganda-handa na ho kayo kung gusto po ninyong ikaw ngayon magsilbi bilang mga district director ng inyong mga distrito sa Isabela Electric Cooperative 2 or Iselco 2, ha? Abay, ayan, makipag-ugnayan na po kayo sa inyong mga lugar, particular na nga po doon sa mga igangay mga may branch office ang Isabela Electric Cooperative 2. Magtanong na po kayo kung paano po ba kayo mapabilang, kung paano po kayo igangay maging kwalipikadong kumandidato na maging district director ng inyong distrito na sakop po ninyo sa inyong pong barangay o lugar o bayan, ha? Sapagkat ayan, base po sa ating mga nakuhang impormasyon, as far as election is concerned for the Isabela Electric Cooperative 2, tuloy na po, ha? Magtanong kayo, ha? Itanong nyo sa mga ginawukulan, itanong po ninyo sa mga taga Iselco 2, o kaya itanong po ninyo sa inyong butihing mga local chief executives, particular na nga po dyan sa City of Ilagan, particular na po kay Igangay Masibag at Igangay Magaling na sangguniang panglunsod ng Ilagan, na kung saan ang kapakanan ninyong mga ikangay nakakarami, kapakanan po ninyo ang kanyang ikangay talagang tinitignan at pinagtatanggol po kayo, ha? Ito pong si sangguniang former board member ng First District, now sangguniang panglunsod member ng City of Ilagan, si Apo SP Rolando Rolly Tugane, ha? Ayan, tanong mo kayo sa kanya, kayo mga taga Ilagan, mga member consumer ng Iselco 2, na mga taga Ilagan at karating mga bayan, sir, kasano ka din, kaano di election nga ikumbagbaga ni Kadiwang Conrad nga dan ka no, mabatuloy ni Klaeng iti electionin, iti para district director ti Iselco 2. Diba po, ang peso ha po, Espiroli? Natuloyan, iti makun ko na. Adanin na po, Vice adanin, o baga, mangyayari na ang pagkakaroon ng election para sa district directors ng mga taga Iselco 2. Diba, apo si Roli? Ay, danag, ha? At yung mga ikari, sino kaya ang mga board of directors? At ay po pwede naman po daw kayong tumakbo pa, ha? At kung gusto pa kayo ng inyong mga ikaray kababayan, no problem at that. Basta the most important, at ay kinakailangan ituloy na ninyo. Magkaroon na kayo ng election, district election, sa inyong kooperatiba ng Iselco 2. Oras, 30 minuto, makalipas ang oras ng alas 8 ng umaga. Balikan muna natin ang mga report ng ating mga DIY Patrol reporter. Sa pagkatapos niyan, balita, balikan natin ang dalawang kooperatiba ng Kuryente 1 and 2. Samantala, ito muna. Pangatlong araw na to, magmula nung natapos ang kanyang birthday, wala pa ako nakikita ang mga delivery boy dito, ha? Alam naman niya ito yung umaga, dito tayo 7:30 to 9, mga nagbubukas yung mga ano dyan, mga meron yung 24 hours na service ng mga drive-thru na Magdo, Jollibee, Greenwich, yung mga yun, mang inasal, walang 24 hours, ano, ha? O yan, tatlong araw na ngayon, baka darating pa December 25, ha? Dadag, buti na lang siya po si Rolly Tugane. Ay, naapo, morning ka po, SP. Danag. Okay. Sa mga oras na bigyan natin ng report ng ikakay, birthday niya uli. Baka sakaling maalala. Michelle, sige lang ako ba niya? Good morning. Yes, good morning, everyone. Naka-schedule tayo ng team dyan, kaliwang Conrad. I-schedule mo naman, wala ka pala sa kadulog ko. Alam mo naman lang wala ako rito. I-schedule mo naman, Monday to Friday, at maaga ka pumunta. Okay, bago bang 9 o'clock? Ano ito naman, balita mo? With MVS family, of course. At sa ating ulat, kaniwang Conrad. Oy, sabi ko, pagpupunta ka rito, huwag naman Sabado Linggo. Pupunta ka po ng isang gabi ang oras na dito ko ng 7:30 to 9. Huwag ka lang magpupunta ng 9:30. Oo, weekday is kaniwang Conrad. Magpupunta tayo. Dadag! So, yes. Sa ating ulat sa lungsod ng Santiago, kadiwang Conrad, no, kaugnay ito sa isinasagawang programa pa rin ng Santiago City Government, particularly in coordination of course with the City Health Office sa pangunat ng Dr. Nawa Manalo and Mayor Atene Shinatan. Ito, pinalakas ito nga, no, at the same time, mas ginawang regular, tuloy-tuloy. At
tingnan natin, kailangan natin bigyan ng daan ito, itong tuloy-tuloy na pagsasagawa ng booster vaccination kontra sa virus o COVID-19 dito sa ating bansang Pilipinas. And of course, sa Lungsod ng Santiago, isinagawa ang nabanggit na vaccination or program. At ito ay sinagawa hindi lamang mismo sa mga barangay, kundi isinasagawa din ito sa ilang mga private schools and universities sa Lungsod para sa mga mag-aaral na nais na mailalim ng booster vaccine. At as of yesterday, naliwang Conrad, no, nakapagtala sila ng 76 o 76 na tumanggap ng booster mula sa mga estudyante ng isang universidad sa Lungsod ng Santiago para ito sa pagbubukas ng klase. So hindi kaya nila ang public and of course with the private schools na masipag-unayan lamang sa City Health Office upang sila na magtungo mismo sa eskwelahan. Ang City Health Office dadalhin ang nabanggit ng booster vaccine para kahit na paano ay mas may kayat pa ang dati na nakikita yung pag-booster na hindi nakablano, pero pag nasipinilaan siya ng vaccination ay magtutungo sila dito. Pero syempre lahat na may isa sa ilalim sa pre-check-up. Sabi ay nila, itong pagsasilalim mo na sa check-up. Lalo pa yung may mga, sabi mo natin, may mga comorbidities kinakailangan rin yan ng health certificate. Pero pag gusto yan, syempre sumalalim mo sila sa vaccination, 1, 2, and of course, yung booster. May iba pa nga kanina ko na last year, sa ilalim na sa booster to pangalawang booster na nila kaliwa ko lang sa dahil na naisin nila na mas safe sila against COVID-19 virus or any virus. Samantala, ang magandang modelo naman ay binabahagi ng city government yan, no, sa Santiago City ay pinangunahan ng city government of Santiago at sa pangunguna yan ng City Health Office ang sinagawang blood-letting activity para ito sa kanilang tema na Biging Buhay Dugtong Buhay Blood Olympics Project na kung saan naglalayon ito na isin nila na magkaroon ng sapat at the same time tamang stock ng dugo. Lalo pa ngayon panahon ng dengue, panahon ng COVID, ayan, no, kinakailangan na may stock ng dugo. At ligtas siya, the safe and tamang stock, ligtas na dugo ng mga sansyalianyo na nangailangan, of course, ito. Magamang binibigyan na priority ang mga sansyalianyo, pero in case may mga ibang bayan naman na talagang emergency cases na nangailangan ay maaaring makipag-ugnayan sa City Health Office. Ngayon ito na mabigyan of course ng informasyon ang mga mamamayan, no, na dapat magkaroon sa ng karagdagang ito nga voluntaryo na naisin nila na magtungo doon na para sa nabanggit na bloodletting. And may mga susunod pang mga schedule ng nabanggit na bloodletting niya. Activity. Actually, sinasagawa ito sa bawat school has by cluster. Like example, yesterday, sinagawa ito sa Sinsayang Elementary School. At the same time, may mga iba sasagawa pa ito, no, sa pakipagtulungan ng Southern Isabela Medical Center and sa bawat mga barangay officials. So, pag nais na isang barangay, na pag doon na napakagandang initiative ng isang barangay captain na sabihan ng kanyang mga constituent na nais nagsagawa ng bloodletting activity na ito. And voluntary ito kaliwang hindi ito sa pilitan kundi sabi voluntary na magkinakailangan dito at inikayat nila ang lahat na tuloyang mag-donate para kahit paano sa ang nangangailangan nila mga sasabihan nyo kundi mga karating pangalawigan ng mamamayan. So ito yung magandang initiative na sinimulan sa Barangay Sinsayan and hopefully sa mga susunod na araw ay susundan ito na iba pang barangay out of 37 ay isa na ang nanguna dito kaliwang Conrad. Yan po yun ang ating mga update mula sa Lungsod ng Santiago, DY Patrol. Michelle Gigalao Baniaga, report mo na DY Patrol, morning edition. Maraming salamat, Michelle Gigalao Baniaga, sa iyo. Gigalao Balita mula pa rin po dyan sa may southern part ng ating probinsya ng Isabela. Hanga dito sa ating oras, 36 na minuto. Makalibas mo ang oras ng alas 8 ng umaga. Ha? So, bakit ito po ang abangan doon natin ang mga susunod na kabanata, ha? Dyan po sa dalawang kooperatiba ng kuryente dito po sa ating probinsya ng Isabela, ang Iselgo 2. Tuloy na po ngayon po ngayon mga susunod na araw, ha? Idiro ngayon buwan ng Agosto at itong susunod na buwan ng September, ay magkakaroon na po ng i-schedule na po ang district elections para po sa magiging district director ng Iselgo
to Isabela Lake Cooperative po. So sa mga Mabarin consumers, nang-resell ko to, ayan, ha, sa mga nagbabalak po na maging mislead director sa inyong mga lugar, ayan, magtanong-tanong na po kayo kung ano po ang mga dapat ninyong gawin para po kayo maging kwalipikado sa pagkandidato na pagiging district director. And isell ko naman, mga naman, ha? Baka meron naman daw kayo mga kalagdagan pang mga impormasyon na ibababahagi. Tuloy ba ang eleksyon dyan? Mag-eleksyon ba? Ha? Mag-i-schedule ba kayo ng eleksyon para sa board of directors ng Iselco 1 na? Iselco 1? Ha? Aba, kumibo naman kayo. Kasi po, base po sa mga nakukuha ang mga impormasyon ng ilang mga Mario at Marites, abay mukhang kumakalat umano. Na mukhang walang election para sa pagiging district director ng Iselco 2. walang gustong umalis yung kanilang mga puwet at nakausilan sa kanilang mga upuan. Ano to, mga nakarangbe? Danang 38 minuto makalipas po ang oras na alas 8 ng umaga. Magbabalik po ako, promise. Thank you.
Friday, mamaya pong alauna hanggang alas 12:30 hanggang alauna ng tanghali, ito pong programa ng Department of Agriculture na School on the Air on Lowland Vegetable Production from Monday to Friday, 12:30 to 1 in the afternoon. Alright! Huh? Alright, so alright. Morning Edition! Morning Edition! DIY Patrol Morning Edition. 15 minuto na lamang po bago humaga, alas 9 ng umaga ay danag apo Raymond, ha? Mandagino ninyo, ha? Meron na naman pong mga report na nagpapakamatay. Oh my God, bakit naman nila bakit naman gikangin nagagawa nilang kitlin ng kanilang mga buhay? Aba, Diyos na mahabagin, no? Kasarap-sarap mabuhay sa mundong ibabaw ay naapo, ha? Ang sa mga gayto kasi kapag meron ng mga problema, harapin natin ng matapang nating harapin ang mga problemang dumarating po sa atin. At kapag hindi no natin ikangin medyo nakakaya, huwag mo tayong bibitaw. Lumapit po kayo sa ating dakilang lubik, ha? Taintin mo kayong manalangin sa harapan niya. Ilabas niyo po lahat ng mga nasa loob ninyo. At pagkatapos po ninyong ano yan, hindi naman niyo kayo pababayaan. Mabibigyan at bibigyan kayo ng mga ikangay tamang solusyon kung paano po malulutas ang problema. Huwag mo ninyong kinikitilang buhay na buhay niyo. Hiram lang ang nahiram lamang po natin ang ating buhay mula po sa ating dakilang lumikha. Alam mo ba, Raymond, at ikaw, Golden Boy, na dalawa na naman na kahapon, dalawa yung sa magkakahiwalay na lugar dito sa ating probinsya na Isabela ang nagpakamatay. Danag. Ha, bago yan. Bago ang mga ikangay, ilang nga mga impormasyon hinggil po rito sa mga nagpakatiwakal. Aba, alamin muna natin ang balita mula kay Golden Boy na ito ay mukhang malabong ano to, malabong ikangay magpakamatay ito sa mga problema. Ito, baka sakali, oh. Oh, ayan, oh. Ano? Notebook? Alo, may notebook siya ginawalan. Was and pound. Ha? Alamin na natin ang report ng ating Golden Boy dito sa lungsod ng Kawayan. May Golden Girl ka po kasi book niya Golden. Golden, ha? Lalaki na. Lalaki na, okay na mo. Lalakwe. Ah, report mula po kay Golden Boy, Freddy Ringan. Good morning! Yes, good morning, Kadiwang Conrad, at anong magpapatiwakalan ng mga empleyado ng pamalhang palunsod dito dahil ngayong araw, ano, Kadiwang Conrad, ay matatanggap na ng mga casual employee dito sa lungsod na Kawayan ang kanilang mga ATM card na manggagaling sa Land Bank of the Philippines dito. At mamaya, ano, Kadiwang Conrad, yung mga ATM card nila ay makukuha na nila ay yung mga casual na nagtrabaho dito sa lungsod upang at sa ganon ay meron daw silang magagamit sa pang araw-araw na pangangailangan na yung kanilang sahod na upang sa ganon ay wala na daw mauutang sa kanila pagdating sa ito ay kanilang kukunin na bibili sila ng mga mahalagang gamit sa pang araw-araw nilang pangangailangan. At dito ay inaasahan na magtutungo mamaya si City Vice Mayor Lorenzo Bomadalina dito upang sila ang mauna doon sa pagkakaloob ng ATM card sa ating mga empleyado dito sa lungsod. Patanda na kahapon na ay umuwi na dito sa ating lungsod si City Vice Mayor Lorenzo Bomadalina dahil siya ay nanggaling sa ibang bansa at sa may Europa noong nakaraang linggo. At dito inaasahan na ang ating City Mayor ngayon ay si City Vice Mayor Lorenzo Bomadalina ang siyang ating mayor. Samantalang ating Vice Mayor ngayon ay si Sangunyang Palunsod Egay Atienda. At dito din ay nagsituwa ang iba't ibang mga konsehal at iba't ibang paaralan upang sila makilahok at sa iba't ibang Brigada Eskwela 2022 at dito sa lungsod ng Kawayan dahil na rin sa ito ay kinakailangan linisin na ang bawat paaralan upang sa ganoon ang mga kabataan natin ay hindi na magtatrabaho pag sila ay makapasok na sa paaralan dito sa lungsod. Ayon pa kay Sangunyang Palunsod Gary Galutera na siyang committee chairman ng education, kinakailangan din makilahok ang iba't ibang
ang mga tangunyang panunsod sa iba't ibang paralan upang sa ganoon ang makita nila na sumusuporta ang mga ito at sa kanila kung hindi man nila kamiti ay kinakailangan bigyanin nila ang kanilang tungkulin dahil sila ay tinuruan ng taong bayan upang sa ganoon makapaglingkod dito sa lungsod. At mamayang hapon, ano kadiwang Conrad, magkakaroon din ng committee hearing sa mga iba't ibang tanggapan upang ito'y pag-usapan ay yung kanilang mga inspeksyon sa iba't ibang gusali ang tinukoy noon ni City Mayor GCD na kinakailangang tugunan ng City Engineering ang mga problema kung meron bang mga kinakan ng mga gusali dito at maging ang Public Order and Safety Division na inututan din noon ni City Mayor JCD na tingnan ang mga tulay kung meron bang nawasautan ng mga tulay dito sa lungsod. So yan muna kadiwang Conrad ang ating balita mula dito sa Kawayan City Hall para sa ating DYI Patrol Morning Edition, kadiwang Fred Diringan reporting live. Fred! Fred! Ay! Yes, kala ko daw wala ka na. Napapain na mo ako? Yes, kadiwang agad. Okay, thank you. So Fred, ulitawin natin ano, yung pagkakaroon ng ATM ng mga empleyado o itong mga casual employee ng City Government of Kawayan, ang purpose nito is, the main purpose of this is para mapadali yung kailang pagkuha, yung kailang sahod diretso na sa kailang mga ATM at hindi na sila yung pipila doon sa Treasurer's Office para kunin yung kanilang mga sweldo, right? So, dyan ang data, kadiwang Conrad, at ATM na, yung kanilang matatanggap ngayon ng kadiwang Conrad. Okay, so yun na talaga ang main purpose. So, yung ika ngay pagkuha, yung sinasabi kasi natin na magiging, okay na, magiging mapadali na lang kung mayroon silang mga kapangangailangan na gusunga gawin, eh magagawa yun kapag dati lang nagagawa yun kapag mayroon mga cash na sila, dati kung nakukuha nila sweldo. But, yun nga, the main objectives, yung ika ngay pagkakaroon nila ng ATM, dinamin natin na ito lang mga casual employees yung mga ika ngay magkakaroon na ng ATM, di ba? So dati na siguro may mga ATMs na yung mga regular employees. Hello. Ay, ano ka diwang at yun na rin sa tingnan akong impormasyon na dahil ang mga casual employee lang yung makakuha ng ATM card. Pero yung mga job order ay through doon sa tanggapan ng Treasury Office sa Katiwang Conrad. How's that? Then for. So, ibig sabihin, ito bang mga may ATM na mga casual, ito lang, sila lang yung mga may ATM card. So, what about yung mga regular employees na dati na, mga regular na sila, meron na, dati na ba silang may mga ATMs? Yes, ano, Katiwang Conrad, ay na rin sa pangyayari na kanina, yung mga regular employee ay dati ng mga may ATM at ngayon doon sa pamumunungan ni City Mayor JCD ayun yung kanyang mukha noon na lahat ng mga casual ay magkakaroon na ng ATM card sa ngayon ay talagang natupad yung mukha noon ni City Mayor JCD na kinakailangan na magkaroon ng ATM card itong mga casual kadiwang kadrad. Okay, solve yung problema ng Treasury Office at ng mga empleyado, mga casual employees sa pagtanggap ng kailang mga sweldo na hindi nila kailangan pang pumila ng pakahaba-haba dahil sa dami nila para kunin ang sweldo nila sapagkat direkta na sa kailang mga ATM. Ito ngayon ang pinakamasarap na parte niyan, kadiwang Fred. Alam mo, hindi naman lahat, ano, ito ay mga nakon, lahat ng mga may ATMs na may ATMs holder na yung kailang mga sweldo ay doon na dinadala. Ang mga nakikita na lang natin ngayon, yung mga ATM holder, sa mga susunod na araw, hindi na sila ang may hawak. Sino na may mga hawak ngayon ng kanilang mga ATMs? Doon sa kanilang ikangay, pinangkakautangan, sinasadlala nila yung kanilang mga ATM cards. Yes, ano ang kadiwang Conrad at ayun sa informasyon na binanggit ni City Mayor JCD na kung sila ay makakakuha ng ATM card ay nagbakawa ito sa mga empleyado na kung mabibigit sila ng ATM card wag naman daw isasangla itong ATM card baka daw ito ay madagdagan pa ay yung kanilang utang kung ito ay maitangla yung kanilang ATM card.
Correct. Kaya nga dapat yung mga may ganyan alagaan na sila lang dapat may hawak. Pero sabi nga natin kung minsan walang magawa dahil sa katawag ng kagipitan talagang kumakapit sa patalim. Sige, thank you very much sa Fredrickan. DIY Patrol, DIY Patrol, Morning, Morning, Morning Edition, Morning Edition. DIY Patrol, Morning Edition. Nagdating sa ating orasan, 6 minuto bago mag-alas 9. Natatawa na lang kami ni Raymond Mohan. Hindi mo mawawala. Hindi naman lahat, di ba? Ako ka may ATM, but never kong naranasan na isang lato, no? Kasi wala naman laman, bakit ka magsasala? ano lang po yan, sabi ko naman di naman maiwasan. Pero sa 4-piece, kaya nga maraming natanggal eh. Maraming natanggal na mga miyembro ng 4-piece, no? Dahil nga po sa ganyan, yung mga 4-piece na may mga hawak na kailang mga ATM cards, aba sinasanla po nila ito sa iba. Kaya po pagdating ko ng kanilang mga ano, nung kanilang mga ayuda ay ayun, ang nag-withdraw na lang yung nakapagsadla niya, binibigay na lang yung kanilang PIN number, ano? Sabi ko nga, di naman natin masisisi yung iba because of kailang pagsasanla, because of ika ay sa gipit nilang kalagayan, kailangan nila ng ano, for emergency, something like that, na for emergency purposes, pwede lang sana yung kumaminsan lang. Pero kung habang buhay na may lang hawakan yung ano, ATM card mo, is that is already mali-mali na rin, ano? Pero yung nga, kanya-kanya kasing ano eh, problema, sabi nga nila, paano nga naman, kailangan na rin yung dumarating yung kanilang mga ayuda, kumisan, matagal, kailangan na nila. So, napipilitan silang mangutang. Basta importante, nababay, kahit umutang ka, maganda umutang, basta marunong ka magbayad, ano? Nababayaran mo. Masama yung minsan, kapag mangungutang sa'yo, lumalapit sa'yo, pinautangan mo, ha? Nahiya ka naman, kung minsan naawa ka, pinabigyan mo, pinautang mo, pero kapag maniningil na, ikaw pang nahihiyang maningil eh. Ikaw pang nahihiyang maningil eh, ay nadanag. Tapos pag maniningil ka, ikaw pa papagalitan, ikaw pa pagdadabugan, at maniningil, wala na akong pera, maniningil ka. Samantala na maningil ka, bro, manang, sir, sir, pwede mong makahiram kahit konti lang, kailangan. Siyempre, yung mukha nila, yung mga mangungutang, kapag mukha nila kasi, mahamang maamuray mo niya, di ba? Ibang parang, wow, maawa ka. Siyempre, pahiramin mo. Dumating araw na sinabi lang magbabayad sila, hintayin mo, wala. Hintayin mo na isang linggo, wala. Hintayin mo isang buwan, wala. Dalawang buwan, pinuntahan mo, galit sila pa ba? Wala akong pera, single ka na single ka, aga-aga, paniningil ka. Paniningil ka, alam mo na nga walang pera ang tao, paniningil ka, sila pa galit, oh. Kaya patuloy pagbubad na, kaya patuloy pag-iisip mo, mahihiya ka sa sarili mo na maningil, eh. Parang may ikaw pa yung may, ano, makadanag talaga, oh. Sabuti, huwag ka na magpagutang, kahit anong sabihin nila, pero, para wala kang problema, ay nadanag. Uy, mas danag mo ito, no, sapagkat isang miyembro, no, kamakailan lang naman ito, isang araw lang nangyari ito, no, isa pong miyembro ng LGBT community ang namatay, ha, sa investigasyon, no, ng mga otoridad, aba ito daw po ay nagbigti, ha, ayon po ito sa ginawahong pag-iimbestiga ng mga kagawad ng PNP, ha, at ang LGBT na ikang ay nagpakatiwakal ay nakilalang si Alias Manilin, 44 years old, isang farmer, ha? At ayon nga kay Barangay Kagawad Ronald Guiyang, ano, na taga-barangay Salvador Lunsod de Santiago, nagawa pa umanong makipag-inuman, ha? Itong si Manilin, galing ang pangalan niya, Manilin, na sa mga kaibigan, sa kanyang bahay, at mayroon umano itong problema na pinag-usapan at hindi po ikang ay pagkakaintindihan ng kanyang bayaw, aba ayun, ano? Nagbagawa niyang ikang ay magbigti. Pero nauna rito, ito palang si Manilin, ano? Alias Manilin, aba nauna, mayroon na palang history ito na nagpapakamatay. Nauna rin po, binauna ng ikawin, naglaslas ito ng pulso at naagapan at itatagbo sa ospital at gumaling naman. At pagkatapos niyan, ano, tapos niyan, gumawa ng sulat ito,
At yun nga, no? Meron daw ito, tapos meron siyang nung gabi na yun, bago nangyari ang pagbibigti the other day, nag-ibang-inuman pa to, pero after that, nakita na lang ito, kinumagahan, nakita na lang itong wala ng buhay, nakabigti, ng bigti, no? Nag-iwan daw ito ng sulat na patawarin sa kanyang mga pagkakasala at ipagdasal na lamang daw ang kanyang kaluluwa, hari nawa. Sabi ng mga nakakakilala sa kanya, mabait naman daw siya, masayahin, no? Kaya ganun lamang pagdadalamhati ng kanyang pamilya. So, yun na lang sinasabi ko, kapag may mga problema, mas mainam po na hanapin ninyo yung mga inaakala ninyo, mga pagkakatiwalaan ninyo na nagmakikinig sa inyong problema at magbibigay po ng mga payo. Especially sa inyong mga magulang. Wala namang mga magulang na hindi makikinig ko naman po ang problema ang inyong ipinaparating. Yung isa pa, yan naman po, ito sa Santiago binabanggit ko kayo na, yung isa pa, yan naman po sa Belito Sulubin, yung isa naman, isang welder naman daw po, ha? Isang welder, hinihiyaram, nagpakamatay din ng isang welder, nanatagpuan wala ng buhay sa loob ng kailang bahay. Diyan po sa may Barangay Malunos Sur, Benito Sulibeng, Isabela. Ha? Ayon sa Isabela Police Provincial Office Report, ang nagbigti ay isang nangangalang alias Lando, 48 years old, yung isang 44. Oh. Puro may mga matatanda lamang ito. Hindi kayo nyo naiisip sa tanda na lang yan kung anong mas mabuting mga bagay at anong mabuting pamamaraan para ma-resolve ang problema. Haya po, ha? At isa pa rin siyang ano, no? Isa pa rin, oh, kita mo, barangay treasurer pa siya. Ha? Welder, ha? Na residente ng nabanggit na lugar, itong si alias Lando. Ha? Ayon sa Benito po, ayon po sa natanggap impormasyon mula kay punong barangay Crisanto Ancheta, kaugnay ng pagpapatiwakal umano ng isang welder na nagilang tinugunan, lumalabas sa kanilang investigasyon na nagbigti ang welder gamit ang tali ng isang shoulder bag. Mati ba yung shoulder bag, ha? Na agad umano, agad ito ang ikinasawi. Ayon sa bayan ng mga kanap ng welder, ilang araw na umano itong balisa at hindi nila malamang ang dahilan. Maayos naman ang relasyon nito sa kanyang misis na nasa ibang bansa o nasa abroad pa ang kanyang misis. At wala naman umanong nababanggit na problema. Yun na nga eh, no? Kapag sinasarili kasi, may mga problema na, sinasarili pa, naku, kung ano-ano na mga nasa isipan, pumapasok po sa kanilang kaisipan, ay nadanag. Sa mga ganitong mga bagay, I don't know kung yung kanilang mga kaluluwa, yung kanilang katawan na naiwan dito na inilibing na, yung kanilang kaluluwa, wala akong ano, kung ano ang kanilang kahinat na nasa limbo, sabi nila. Ewan ko ha. Danag. Pero maganda yun ito, siguro, advice ko bago ako mag-end ang aking program. Ngayon, muli ko pa natin kung binabanggit po ito. Sa mga magulang, especially sa mga parents na katulad ko, kung nakikita ninyo malungkot ang inyong mga anak at parang nakikita ninyong balisa at meron silang mga problema, lapitan na po ninyo, kausapin na po ninyo, tanungin po ninyo kung ano may problema sila. At kung anong problema nila, ay at inyo po itong ikangay unawain at tanggapin at unawain mabuti at magbigay po kayo ng tamang payo. Huwag mo natin sila bagkus, huwag mo natin silang papagalitan, huwag mo natin silang sesermonan at huwag natin silang magsasabihan ng kung ano-anong mga masasakit na pananalita na maaaring makasakit po sa kanilang mga damdamin na kung saan imbes na ikangay matulungan mo natin sila, tayo pa magtutulak para po gumawa sila ng hindi maganda. Sa isa na nga po dito, yung ikangay tapusin ang kanilang mga buhay. Huwag po. Ano? At doon naman po sa mga anak at sa mga kaibigan natin, mga meron na hong mga ikangay edad, ano, katulad natin, tayo, nagpapangamati, 48 years old, 44 years old, mag-isip-isip po kayong mabuti. Sabi ko nga, ano ba lang problema ang ibibigay po sa atin ng ating dakilang lumikha? Ako man, nakaranas na rin po ng malapakamatinding problema, but because of hindi po ako bumitaw, kumapit po ako sa kanya, eh lahat po ng mga problema ngayon, lahat po ng problema ang dumating sa akin sa buhay noon, unti-unti po, nagkakaroon ng kasagutan, nagkakaroon ng katugunan, at unti-unti po, yung mga problema ngayon ay nawala na, at ito na nga po, no, nakakasama ninyo ako, ha? At nakakaano ninyo ako, nakakapagbalitaan tayo, nakakapagbigay tayo ng mga konting, ano, payo, konting mga balitang totoo, ganun lang yun, no? Kausapin po ninyo ang inyong may bahay, kausapin nyo nagulang ninyo, tapos, wag ang higit sa lahat, huwag niyong kalilimutan magdasal. Lumapit po kayo sa kanya. Ha? Magbaniklod kayo sa kanya, sabihin mo ninyo ng buong-buong po yung nararamdaman at mga problema at buong-buong yung nararamdaman. At pagkatapos po niyan, kaya kausapin siya, na alam niyo yung Holy Spirit, kapag napakinggan niya, papasok sa inyong puso at kaisipan, tutulungan niya ho kayo kung paano po ang tamang paraan, tamang daan na resolbahin ang inyong mga problema. So with that,
pansamantala po ang inyong lingkod. Pansamantala magpapaalam sa isa namang edisyon ng ating programa, DY Patrol Morning Edition, ngayon pong araw ng Huwebes, August 4, 2022. Ito po ang inyong lingkod, Conrad de los Reyes. Good morning. Keep safe, everyone. DY Patrol, DY Patrol, Morning, Morning, Morning Edition, Morning Edition. DY Patrol, Morning Edition.